News 4. Magandang umaga sa inyong lahat. Isang nakalungkot na tagpo na kung saan ay na-hostage ng ilang mga terorista na nakadetain sa Camp Crame si dating Senator Laila De Lima. Maraming pagpupuri ang nakita natin sa kahanga-hanga na aksyon ng ating kapulisan, katapangan at sa kaniyang kabayanihan. Nalit, nakita rin natin na merong nag-iingay dahil sa naturang residente na tipong matatabunan ang kabayanihan ng ating kapulisan. Mismong si Senator Robin Padilla ay nagpahayag ng concern na ito ayon sa kanyang Facebook post. Kung isummarize ko ang kanyang sinabi, ay dapat daw na maturuan ang kapulisan tungkol sa paggamit ng tamang terminologies na kung saan ay nabanggit ang word na Muslim about 3 times referring to the hostage takers. Ito yon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meron po tayong pinupunan nito regarding sa nangyari sa hostage taking sa ating mahal na senador na umaangal siya dahil gawa po ng si Ruben Padilla daw ay parang madudungisan pa yung pagbigay sa puri sa ating mga pulisan. Wala pong sinabi si Ruben Padilla na ganun. Ang sabi lang niya, yung pagtawag sa mga Muslim na dapat hindi ganun. Pero ikaw na pumupuna, hindi mo alam na yung pinupuna mo ay si Senator Ruben Padilla na keso-keso ganito. Pero ikaw, tingnan mo nga yung nasa start ng YouTube mo, 3 Muslim ang nag-hosted kay De Lima. Ibig sabihin, ikaw pumupuna ka sa bakuran ng may bakuran, pero yung bakuran mo ay hindi mo pinupuna. Ganito lang po yan. Ikaw ba ay si Jose o si Pedro? Yung kasalanan ni Pedro, pwede mo bang akuin? Hindi, di ba? Yan lang po, ganun lang po sa amin. Ang kasalanan ni Juan, ang kasalanan ni Pedro, hindi pwedeng kasalanan ng lahat. Intindihin nyo, ang sinasabi ng Muslim ay dapat malaman nyo. Kami hindi namin sinasabi, nakapatay si ganito Kristiyano. Hindi po. Kasi kami ay marunong kaming umintindi. Hindi po dinudungisan ni Ruben Padilla kung anuman ang igagawad sa ating mga mahal na kapulisan. Ang inihingi lang po niya, intindihin mo? Intindihin mo. Ang inihingi lang po niya, yung pagtawag sa mga nang-hostage. Muslim. Anong ibig sabihin ng Muslim? All. Diba? Eh kayo hindi rin naman namin kayo tinatawag ah. Diba? Ang pagpupuna ay inilalagay natin sa tama. Pinupuna mo pero ano yung introduction ng ginawa mong YouTube mo? 3 Muslim. Nang hostage kay Senador Lima. Hindi ba? Ikaw rin ang nagpapaliwanag kung saan nang galing yung mga ganyan salita. Ikaw ba doon sa pinapaliwanag mo? Na paano makipaglaban yung mga Moro dati? Papayag ka ba? Na kung ikaw ay nasa kalaganan, yun ang itatawag namin sa'yo. Hindi. Kasi yun ay kasalanan ni Juan, hindi maging kasalanan ni Pedro. Kaya po, itong sa amin ay pinupuna namin na nasa tamang lugar. Wala kaming sinasabi na ikaw, Harold, ay Kristiyano ka. Hindi po. Hindi namin pinupuna na ganun. Dahil meron kaming isang salita. Hindi sa porki pinupuna ni Ruben Padilla yung ganun ay dinudungisan niya. Hindi po. Kaya po nagaganito tayo
dahil po sa dumi ng pag-iisip. Ang sabi lang niya, dapat magkaroon ng aral ang ating kapulisan. Anong sabi mo? Kasi yun na yung pinakamadaling lingwahe na matukoy kung sino yung kani. Oh, ikaw mismo ay atrasabante. Hindi namin alam kung against ka o oo ka. Tingnan mo, in-explain mo na hindi dapat na pagtawag sa ganun dahil may umalma na isang senador na Ruben Padilla na gustong dungisan yung ginawa ng kapulisan. Wala po. Walang-wala siyang sinabi na dudungisan niya. Ang sabi lang niya, doon sa pagtawag. Kaya dapat intindi natin sa aking mga kababayan dyan na Islam, nakapag-react lang po ako dahil po doon sa pagsabi niya na dinudungisan daw ni Ruben Padilla yung gustong pagpupuri na ginawa ng ating mga nasa itaas katulad po ng DILG. Wala pong sinabi na ganun si Ruben Padilla. Ang sabi niya ay hindi niya lubos mapalagpas yung ganito. Ito po yung sinasabi niya. Intindihin po niyo. Pakinggan niyo po yung sinasabi ni Ruben Padilla. Yan po. Hindi ko po mapigilang mapansin sa video ang paulit-ulit na pagtukoy ng mga Muslim ang hostage takers. Dahil po dito, ako po'y nananawagan sa Philippine National Police na magkaroon ng edukasyon sa ating mga kapulisan sa paggamit po ng salitang Muslim. Yung sinasabi niya, pakinggan natin. Kaya po sa aking pinaka mamahal na kapatid, napuna ko lang yung ginawa mo kasi ayaw mo daw na ganun salita, pero pagdating sa introduction mo, tatlong Muslim nag-hostage kay Dilima. Ito yung kwan mo, diba? Yan yung nasa pinakauna-una mo. Kaya sa aking mga kababayan, kapatid, nakatawag ng pansin lang po ito dahil nga po gawa ng ito. Sinasabi ng ating kapatid natin na si Harold na gusto daw dungisan ni Ruben Padilla yung gustong igawad sa ating mga kapulisan. Pero pinapakinggan ko po yung salita ni Ruben Padilla, wala po siyang sinasabi na dudungisan niya. Ang sabi lang niya, doon lang po sa pagtawag. Maliwanag po yan. Kaya sa aking mga kababayan, makinig tayo, makiramdam tayo, dahil meron tayong mga kapatid katulad po ni Harold na parang against sa mga ganito. Maraming salamat po.